Yo, what's up? This is I2K mula sa Sundalo ng Dunggalo. At ngayon guys, magre-review ulit tayo dito mula kay Pinas News Insider. Okay guys, simulan na natin. Let's go! Itong isang grupo ng mga magsasaka ay kinatuwa yung layunin na pagsasabatas ho ng Senate Bill 1850. Ito ho yung nag-absuelto doon sa malaking mga pagkakautang ng ilang mga magsasaka. Alamin ho natin ang mga update. Ikinatuwa ng Federation of Free Farmers ang pagsasabatas ng Senate Bill 1850 at House Bill 6336 na naglalayong tanggalin na ang utang at iba pang financial liabilities ng mga magsasakang Pilipino na aabot sa 58 billion pesos. Sa naging panayaman kay Leonardo Montemayor, ang chairman ng Naturang Federasyon, nasa humigit kumulang 1.17 billion hectares ang masasakop ng condonation program na magbibigay benepisyo sa 610,000 agrarian reform beneficiaries kung tuluyan ng maisabatas ang Naturang Bill. Sa sandaling maratipikahan na ng Senado at House of Representatives ang Naturang Bill, ay kukondinahin na ang mga hindi pa nababayarang utang lalo na sa amortisasyon ng lupa sa agrarian reform beneficiaries. Nakita niya ng gobyerno ang bigat na pasanin ng mga magsasaka nang isinaad sa batas ang tungkuling pagbabayad ng lupang isinarin sa kanila. Dahil kung hindi niya ito kukundinahin ay aabot sa humigit kumulang 95,000 pesos ang babayaran ng bawat isang magsasaka. Itinuturing niya nila itong malaking bagay para sa mga naturang mamamayan at imbis na bayaran pa nila ang mga lupang na isalin sa kanila ay mas maiging pagbutihin na lamang umano nila ang kanilang pagsasaka at sa ganitong paraan ay mapalakas din ang food security ng Pilipinas. Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Robin Padilla, sinampal ng katotohanan si Senador Risa Hontiveros dahil sa di umano'y kabastusan nito sa ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Sinabihan pa si Risa Hontiveros na mas maiging lumayas na sa Pilipinas ayon sa Senador na si Robin Padilla. Dahil wala di umano itong tiwala sa justice system ng ating bansa. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senator Robin Padilla, naglabas ng kanyang hinain sa Senado. Magugunitang todo kumbinsi pa si Senator Risa Hontiveros kay President Bongbong Marcos na papasukin na ang ICC sa ating bansa. Saad pa ni Senator Risa ay pagsisisihan ni Pangulong Bongbong Marcos kapag hindi pinapasok ang ICC sa Pilipinas para maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte. Kaya naman, Senator Robin Padilla, matindi ang pagtatanggol sa ating Tatay Digong na naglaan ng kanyang buhay para lamang mapaayos ang bansang Pilipinas. Kaya hindi papayag si Senator Robin Padilla na bastusin ang ganun-ganun na lang si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ni Senator Risa Hontiveros. Saad pa ni Senator Robin Padilla, sa totoo lang po, itong ginagawa nitong mga kalaban sa politika ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, kahihiyan po ang ibinibigay nito sa ating bayan. Para po nilang sinasabi na walang kwenta ang ating mga korte dito at kailangan pa tayong humingi ng backup doon sa ICC. Mahirap pong tanggapin yun. Ba't pa tayo nag-gobyerno kung sila pala ay walang bilib sa tatlong sangay ng gobyerno? Totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Juan dito, hindi ba? Ang executive, legislative at judiciary. Ano ba ang ginagawa nila dito sa Pilipinas? Ba't di pa sila umalis? End quote. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga tagahanga ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon nga sa kanila, tama talaga, protektahan si Tatay Digong. Ang daming nagawa yan sa Pinas, hindi katulad ni Risa. Wala namang nagawa, panay batikos lang yan sa gobyerno. Bakit nanalo pa yan? So good job, Senator Robin Padilla. Dapat lang di papasukin ICC dahil sarili tayong mambabatas
at walang karapatang mag-imbestiga sa sarili nilang bansa. Patong-patong ang kriminalidad, di nila magawang lutasin. Big no sila dito. Mabuhay ka, Idol Senator Rubin Padilla. Ako po ay tumitindig sa pulpito na ito sa personal at kolektibong pribilehyo upang manindigan patungkol po sa isyung dapat sana ay noon pa ay natuldukan na. Ang tinutukoy ko po ay ang pilit na pagbubukas ng usaping kung nararapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na tila ba nakakalimutan ng ilan ang negatibong implikasyon dala nito sa isang bansang buong pusong pinagsilbihan ng dati nitong pinuno. Taong 2016 ng pagkatiwalaan ng 16.6 milyong Pilipino si Mayor Rudy mula sa siyudad ng Davao upang maging 16th na Pangulo ng Republika. Ang tiwalang ito ay bumukal mula sa masidhing pagkauhaw ng ating mga kababayan para sa pagbabago. Grabe yung talat ng Tagalog niyo, no, Senator Robin. Matalinghaga eh. Purong Tagalog. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa isyu ng kriminalidad at illegal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Dala ang pangakong dadating ang pagbabago. Lahat tayo ay naging saksi kung paano pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Duterte. Simula nang mahalal siya sa pwesto hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. 2 taon matapos ang kanyang tagumpay noong 2016 na halalan ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey noong 2018 sa 2 taon ng termino ng dating Pangulo, 69% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa illegal na droga ang pinaka-importanting pinagtagumpayan ng ating dating Pangulong Duterte. Totoo yun. Maging sa kasagsagan po ng pandemya na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan na natiling mataas ang rating ni dating Pangulong Duterte sa gradong 91% noong September 2020 at Nobyembre 2020. Ayon rin po yan sa Pulse Asia. Kaya naman, nakakadismaya po, hindi lamang para sa inyong lingkod, kundi sa milyong-milyong Pilipino na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte na ang balita ay ibinubuhay na naman po ng International Criminal Court ang mga isyu nila. Sa kasamaang palad, nalulungkot po tayo sapagkat itong kanilang inasaalang-alang at ibinibintang na kaso, ito daw po ay ang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity sa ilalim po ng Article 7, Kalata 1A ng statute. Para po sa kaalaman ng marami, ang krimen na isinumite sa ICC ay sinasabing laging laganap po sa buong Pilipinas sa pagitan ng 1 Hulyo 2016 hanggang sa 16 ng Marso 2019. Sa konteksto ng tinatawag na digmaan laban sa droga. Gayun din sa lugar ng Davao sa pagitan ng 1 Nobyembre 2011 hanggang sa 30 Hunyo 2016. Ito po ang isang statement ng ating kalihim mula po sa executive, mula po sa secretary ng DOJ na siyang dapat na magbibigay po ng pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat kapag pinapasok daw po natin ng ICC para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating hustisya sa bayang ito. Atin pong ipinupunto lamang na siya ring pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention.
o hindi panghihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng Estado ay may karapatan na magsagawa ng kanilang mga gawaing panloob ng walang panghihimasok mula sa labas. Ito po ang prinsipyo ng non-intervention o hindi pangingialam. Ang sovereign equality naman po ay kumikilala sa pantay na katayuan ng mga Estado sa loob ng internasyonal na komunidad. Sa madaling sabi po, dapat kilalanin ng ibang bayan o pandaigdigang hukom man tulad ng ICC na tayo bilang isang bansa ay may sariling kasarilan, pagkakakilanlan at soberenya. Tayo po ay bansang malaya at kumikilos at higit sa ano paman ay hindi dapat basta-bastang panghimasukan. Higit sa lahat, hindi po tau-tauhan ang ating mga tao sa gobyerno. Hindi po mga kengkoy ang mga nasa loob ng kagawaran ng justisya. Lalong-lalo na po kung tayo ay una nang tumugon sa mahalagang hinaing ng ilan sa ating mamamayan sa harap ng International Criminal Court. Alinsunod po sa principle of complementarity na kinikilala rin po ng mismong ICC, ang ating pamahalaan ay may karapatan at dapat na maunang umako ng responsibilidad na usigin ang anumang naiulat na international crime. Tama. Hindi po tayo nagkulang, Ginang Pangulo. Alinsunod po sa Article 18, Talata 2 ng Statute, ang ating pong gobyerno ay humiling ng agarang pagpapaliban sa nasabing pag-uusig. Nariyan po ang pagsusuri na isinagawa ng ad hoc panel ng DOJ na nagripaso pa sa mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga tauhan ng Philippine National Police na sangkot sa anti-illegal drug operation ng nagdaang administrasyon. Kinatigan rin po ng ating kagawaran ang writ of amparo na nagbibigay ng proteksyon sa mga petitioners ng kaso. Binigyan buhay din po ng Interagency Committee sa pamumuno ng kalihim ng DOJ sa ilalim ng Administrative Order No. 35 at ng United Nations Joint Program on Human Rights ang pagtutok sa mga kaso ng extrajudicial killing sa pilitang pagkawala, torture at iba pang malubhang paglabag sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga tao. Bukod pa po ito sa agarang pagsisiyasat na isinagawa ng Internal Affairs Service ng PNP para disiplinahin ang di umano'y mga may kinalaman na tauhan ng pulisya. Malinaw po, ang ICC ay maaari lamang magkaroon ng jurisdiction kung saan nabigo ang sistema ng hustisya ng bansa. Tinatanggap po ba natin na walang saysay ang ating pampublikong institusyon, ang ating kagawaran ng katarungan, ang kalipunan ng ating sektor para sa pampublikong seguridad? Kung atin pong maaalala, formal na po tayong humiwalay sa Rome Statute ng ICC noong pang 17 ng Marso 2018. Ganap na po itong nagbisa matapos ang isang taon. Sa makatwid, hindi na po tayo tali sa ICC. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Grabe, nabutan lang dyan si Idol Robin. Talang idol talaga. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si Aitokay ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.